Magsitayo ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, kung sino man ang walang kasalanan, ay siyang unang pumukol ng bato. Ang mga salitang ito ang paanyaya ni Jesus sa mga umuusig sa babaeng nahuling nakikiapid. Hinahamon tayo ni Jesus na maging maunawain sa isa't isa sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at kasalanan. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mahapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinadaanan, na sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya,
ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karuahe'y winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan iyong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Iyong mga nagsisihayong dalay binhit nananangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa Kanyang mga hirap
at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na ahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Magsisitayong matapos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya. Nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit, yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan nang kakatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa.
Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati mo yung katabi mo ng magandang umaga. Nahaharap sa kaparusahang kamatayan ang bidang babae sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kaparusahang kamatayan. Siya ay bida, hindi dahil siya ay mabuti. Sa atin, di ba, sa mga pelikula, ang bida, yung mabuti. Pero sa ating kwento, bida ang babae, hindi dahil siya ay mabuti, sapagkat siya'y makasalanan. At ang kanyang kasalanan ay pakikiapid. Pakikiapid. Tinuturing natin siyang bida dahil siya ang ginawang halimbawa ni Jesus para ipakita ang kapatawaran ng Diyos. Ginamit niya ang babae, ang makasalanang babae, para ipakita at ituro sa lahat ang kapatawaran ng Diyos. Kung tutuusin, kontrabida ang turing sa kanya ng mga tao. Kontrabida dahil siya ay pumatol sa may asawa. Bukod sa relasyon ng mag-asawa, ang kanyang sinira buhay ng isang pamilya at mga anak ang kanyang winasak. Ganyan ang kasalanan at nagagawa ng pakikiapid. Hindi lang relasyon ng mag-asawa ang nasisira, pamilya at buhay ng mga anak. Kaya naman po, ang pakikiapid ay isa sa tatlong mabibigat na kasalanan sa ilalim ng batas ng mga Hudyo na mayroong kaparusahang kamatayan. Mabigat ang pakikiapid at isa ito sa tatlong mabibigat na kasalanan. Una na dyan, ang pagpatay. Pangalawa, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At pangatlo, ang pakikiapid. Itong tatlong ito, mabigat na kasalanan sa batas ng mga Hudyo. At ang sino mang magkakasala at lalabag sa batas na ito, may kaparusahang kamatayan. Kaya hindi natin masisisi kung bakit ganoon na lang ang galit ng mga eskriba at mga pariseyo sa babaeng ito. Hindi natin masisi kung bakit ganoon na lang ang tingin at pakiramdam ng lahat ng tao
sa babaeng ito dahil siya ay nakagawa ng mabigat na kasalanan, kaya't nararapat lang na siya ay parusahan. Samantala, iba naman si Jesus. Iba ang tingin, iba ang pananaw ni Jesus. Hindi siya galit sa babae o hindi niya kinokondina ang babaeng nakiapid. Sa halip, galit at kinokondina ni Jesus ang kasalanan, hindi ang makasalanang babae. Kaya nga, sa halip na kaparusahan ng babae, ang kanyang sinulong, gaya ng gusto ng mga tao, na patayin siya, batuhin hanggat mamatay. Si Jesus, minungkahi niya sa lahat na tingnan ang sariling kasalanan sa pagsasabing, sino man sa inyo ang walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Kadalasan, nagagalit tayo sa tao dahil sa nagawa nitong kasalanan. Nahihirapan tayong paghiwalayin ang tao sa kanyang kasalanan. Dahil pakiramdam natin at tingin natin ang kanilang kasalanan ay ang kanilang buong katauhan. Kaya nga, kahit hindi na kasalanan ng tao, nagagalit at naaapektuhan pa din tayo. Kasi tinitingnan natin ang kasalanan ng isang tao bilang kanyang buong katauhan. Pero iba ang pananaw ng Diyos. Iba mag-isip ang Diyos. At ito ang ipinakita sa atin ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Ang sabi ng Panginoon, ang mga nangyari noong unang panahon, ililibing sa limot at lilimutin ngayon. Inililibing at nililimot ang nakaraang kasalanan, hindi ang isang katauhan. Naalala ko po noon, mayroon akong kaibigan. Galit sila sa kanilang kapatid sapagkat mayroong nagawa itong kanilang kapatid na naging sanhi ng kanilang kahirapan. Sa sobrang galit nila sa kanilang kapatid, kahit buhay pa ito, nilibing na nila at nilimot ang kanilang kapatid. Dahil sa kanilang sobrang galit sa kasalanang nagawa ng kanilang kapatid, nilibing, nilimot ang kapatid kahit buhay pa. Marami ang ganitong kwento ng pagkasira ng isang relasyon. Tao yung nililimot at inililibing, kaya walang kapatawarang nangyayari. Sabi ko sa kanya, hindi nga talaga magkakaroon ng kapatawaran sa inyong pamilya. Dahil imbes na ang kasalanan ang inyong inilibing at kinalimutan, yung tao, yung nilibing at nilimot nyo. Sinama mo kahit yung mabuting nagawa nung iyong kapatid. Dinamay mo kahit yung mga magagandang alaala ninyo. Nilahat mo ang pagkatao ng iyong kapatid.
Pero kung yung kasalanan lang ang iyong tinignan, sigurado, meron pang pagkakataon at meron pa sanang puwang para sa kapatawaran. Ito yung nangyayari. Kaya hindi tayo makapagpatawad, kaya nahihirapan tayong magpatawad dahil tao ang tinitingnan natin, hindi ang kasalanan. Mga kapatid, ang Kwaresma ay panahon ng kapatawaran. Sabihin niyo nga po, kapatawaran. Ibig sabihin, paglimot at paglibing sa kasalanan, hindi sa makasalanan. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, hindi mo kailangang magpenitensya o saktan ang iyong sarili. Dahil kaya tayong patawarin at limutin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Ito yung panahon na ipinagdiriwang natin ngayon. Ang panahon ng kapatawaran, paglimot at paglibing sa kasalanan. Kaya magandang pagnilayan at bauni natin ang tanong ni Jesus, lalo na sa mga taong hindi makapagpatawad sa mga makasalanan. Ang tanong ni Jesus, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang papalapit na ang mga mahal na araw, dumudulog kami sa iyo, Ama, na panatilihin mo ang iyong pagkahabag sa amin upang tuluyan kaming makasapit sa pagbabagong buhay na aming hinahangad at maging marapat na tumanggap ng grasya ng iyong pagkabuhay ng iyong anak. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maipahayag nawa ng mga namumuno sa simbahan ang mabuting balita ng may tapang sa gitna ng realidad ng pagkamuhi, pagsisinungaling at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maisulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan ng may lakas ng loob at hustisya para sa mga may hirap, moralidad at pagtatanggol sa dignidad ng buhay ng bawat mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akayin nawa ng mga tatayong saksi at mga katekista ang mga bibinyagan tungo sa landas ni Kristo. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahal na pagpapakasakit ni Kristo, magtulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan nagahari ang awa, pagkahabag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo nawa, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid naming yumao, upang ang karangalan nila'y maging ganap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ng iyong salita, nailigtas ang babaeng nagkasala. Sa pamamagitan din ng iyong salita, ng iyong anak na si Jesus, iligtas mo kami sa kamatayan at tulutan mo kami ng bagong buhay na siyang pinagtagumpayan niya sa krus. Siyang nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Yes. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh.
Panawagan sa mga hindi pa nakapagpapabakuna laban sa COVID-19, meron po tayong bakunahan na nagaganap sa Plaza Miranda sa harapan ng simbahan ngayong April 3, 2022. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 lamang po. Maraming salamat po. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Inatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula D.D. na maging bukas palad sa ating kapwa. Sa sarili ng mga nagsinuman
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan. Bago po kayo lumabas ng simbahan, tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Simbahan.